Hello guys, thank you very much for watching my small YouTube channel here sa USA Livestream. Panibagong reaction video. So don't forget to thumbs up, pinaka-importante. And then also subscribe, click notification bell para pag tuwing nagla-livestream ako o kaya nag-upload ng new video, maimbitahan ko po kayo at ma-notified agad-agad. And also, huwag niyo kakalimutan subscribe. Tulong na rin yun sa aking bilang isang vlogger. So, huwag kakalimutan. Okay, guys? So, anyway, ang panibagong reaction video ko po na ito ay ang pinakauna-unahan na press briefing of Marcos Jr. on diplomat courtesy call. Kasi marami na pong tumawag sa kanya ng mga presidente na nagko-congratulate sa kanya, kagaya ng presidente sa Amerika, Australia, China, at iba-iba pang country, lalong-lalo na yung Singapore. So anyway, talagang wala nang urungan yan. Talagang totoong-totoo na ipro-proklama si Bongbong Marcos Jr. bilang isang presidente ng Pilipinas. At saka, yung mga sinasabi ng mga ibang partido, kailangan pabayaan lang kasi ganoon naman talaga tuwing election. May mga sinasabi at may mga bagay na hindi sinasabi. So anyway, pakikinggan po natin si presumptive or president-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay guys, so hindi ko ito ipagpapatuloy kasi kailangan panoorin nyo at hanapin nyo itong very, very first press briefing of Marcos Jr. on diplomat courtesy call. Kasi napakamatalino po niya na sagutin ang lahat-lahat ng mga katanungan ng mga nagbabalita. And of course, everybody was surprised kasi ang akala nila ang uupo sa question and answer ay si Vic Rodriguez. Pero ang nangyari po, siya mismo ang umupo at nagsagot sa mga tanong. So anyway guys, sorry ha, kasi alam mo naman Bisaya tayo. Kaya nabubulol sa Tagalog. So ito po yung sinabi niya. Problema sa recognition. Maybe the comfortable margin that we enjoy during the election is has a part to play with that. In connection of that, today I met with three ambassadors, the ambassador of South Korea, the ambassador of Japan, the ambassador from India, and now the head of station of the United States, where we were able to discuss many of the things that. So anyway. Huwag niyong kalilimutan po, panoorin siya kasi napakaganda po ng mga sinasabi niya at saka super super ganda ng mga plano niya, mga dapat niyang gawin sa administrasyon at nag-uumpisa na po sila maghanap ng mga members na magbubuo ng kabinete niya. So anyway, marami pa pong mga plano si President, Presumptive, President-elect, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Napakaganda po ng bagong palutuntunan na darating. Kaya abangan niyo po siya. And of course, ang aking reaction, ipinaghirapan niya naman talaga. At bago siya naluklok o maluluklok sa kanyang uupuan bilang isang pangulo, talaga naman pong nakatakda na sa kanya. Kaya napakasarap po pakinggan na bilang isang pangulo ng bagong Pilipinas, sama-sama tayo babangon. At saka hindi lang po yun. Ito na yung pagkakataon na para lahat tayo ay magkaisa. Kung kayo po ay gusto nyo mapanood po itong very, very first briefing niya sa press, kailangan hanapin niyo po dyan sa YouTube kasi nandyan po yan sa YouTube at sa mga Google, mahahanap mo po yan. Kailangan magkaroon tayo ng palaisipan kung ano ang mga plano natin sa buhay kasi ang kinabukasan ay pinaka-importante, hindi lang sa atin matatanda kundi sa mga kabataan. So it's really great na meron tayong mga bagong palatuntunan at batas sa Pilipinas na magkakaroon tayo ng palaisipan at
kailangan magsama-sama tayo bumangon para lahat tayo ay aasenso. Kasi alam mo naman, kahit nakatira tayo sa ibang bansa, marami pa rin tayong mga kamag-anak na naiwanan sa Pilipinas na kailangan rin magkaroon ng kaunlaran kahit pa konti-konti, di po ba? So anyway, I am so happy doon sa sinasabi na magkakaroon daw ng pension yung mga matatanda at magkakaroon ng benepisyo doon sa SS na 1,500 pesos ata yun. Naku, ang laki ng tulong na yun, buwan-buwan, di ba? At saka marami daw mga bagay na gagawin si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga senior citizens. So, inaabangan ko rin yun kasi marami po akong mga tita at meron din akong uncle, tito na matanda na sila. So, inaabangan ko yun para magkaroon tayo ng kahit papaano eh, kaibsan ng pag-alala sa mga kamag-anak natin. Siyempre, pinaka-importante yung paghahandaan natin, yung kinabukasan. Alam mo, sa totoo lang, nung nabubuhay pa yung tatay niya, si Senior Ferdinand Edralin Marcos Sr., alam mo, maganda naman talaga ang Pilipinas at saka yung mga proyekto nila, lalong-lalo na si First Lady, at marami din siyang natulungan. Kaya napaka-excited po na magkakaroon ng panibagong pag-asa ang mga kabataan, lalong-lalo na tayong lahat na Pilipino na umaasa na kahit papaano ay umunlad. Dahil nakita nyo naman ng ilang taon, wala naman pagbabago, di ba? So, ito po, inaantay natin para ipagpatuloy yung mga proyekto ni President Duterte. Kasi, sa totoo lang, si President Rodrigo Roa Duterte, sa 6 na taon, ang dami niya pong nagawa. Hindi lang po maraming nagawa, magandang-maganda na po ang mga lugar na pinagukulan ng proyekto. At saka, meron ng bagong mga building sa Manila na talaga naman pong napaka maganda. Para na silang Silicon Valley ng California. Tapos doon naman sa papunta ng probinsya, narinig ko na meron bagong tulay na napakaganda. Tapos doon naman sa Pampanga, from Manila to Pampanga, yung expressway parang Amerika na rin. So, nakaka-proud, diba? Kahit 6 na taon lang ang pagserbisyo ni President Rodrigo Roa Duterte, ang daming nagawa. So, sa ngayon, dahil nanalo at nagkaroon ng landslide victory si Bongbong Marcos, talagang nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa na at least lahat ng Pilipino ay gusto talaga magkaroon ng panibagong pagbabago ng Pilipinas. At ito na siguro yung inaantay ng lahat. Kasi it took 30 years, di ba? Actually, 36 years yung pagkakaintindi ko na bago mahalal si Bongbong Marcos. At talaga naman pong napakaganda ng kanyang experience. Kasi di ba sumali siya sa candidacy ng Vice President. Eh, ang sabi ng Panginoon, hindi talaga para sa kanya yung Vice Presidency, kundi President mismo. Kaya minsan nakakatuwa din, di ba? Kasi yung hula ni Nostradamus nagkatotoo. So anyway, nabibigla ang mga tao at nagugulat. Bakit ganun? Bakit siya ang nahalal? Eh, ang dami-daming mga masasakit na salita na binabato sa kanya. Pero siya yung hinalal. Kasi sa totoo lang, sa aking tunay na pagkakaalam, kung sino yung binababa ng tao, siya yung tinataas ng Panginoon. Kaya it is really destiny and divine destiny na talagang nagbigay-pugay kay Bongbong Marcos Jr. Parang nabuhay na rin yung tatay niya na, hey, kalmado lang kayo. Darating din ang araw, magkakaroon tayo ng grasya. Kaya this is the right time and the right moment. Sana naman sama-sama tayo. At tama na yung galit-galit. Hindi na importante yung samaan ng loob. Ang pinaka-importante, magmahalan tayo bilang isang Pilipino. Kasi mayaman o mahirap, Pilipino pa rin tayo, di ba? So anyway, kung gusto nyo, napanoorin yung fresh briefing ni Marcos Jr., magiging pangulo natin ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kung gusto niyo po panoorin to, hanapin niyo ito. Ito ang pamagat ng kanyang video na pinakauna-unahan ay
press briefing of Marcos Jr. on diplomat courtesy call. At sana naman, yung mga nagbabalita, tama na yung may mga dugtong na mga ano hindi maganda. Dapat President o kaya Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Tapos wag nang babanatan ng kung ano-ano kasi hindi maganda pakinggan. Kahit na ayaw mo kay President Bongbong Marcos Jr., bigyan mo ng respeto kasi kahit na nagsasalita ka at binabatikos mo si Bongbong Marcos, hindi maganda pakinggan dahil ang tingin ng mga Banyaga, Pilipino ka pa rin. So, kailangan iangat natin ang bawat Pilipino para lahat tayo ay maganda ang tingin ng mga Banyaga. Kasi ang kasiraan ng isang Pilipino, kasiraan ng lahat. So anyway guys, thank you very much for watching. Reaction video ko lang to. At sana naman samahan niyo ako at magsuporta kayo sa maliit kong munting channel na sana naman kahit kaunti, pakunti-kunti, mag-level up tayo. Diba? Sama-sama tayo umangat at bumangon para lahat ng kinabukasan ng mga kabataan ay sama-sama tayo bumangon. Maraming salamat po. I love you, Philippines.